Walang Avanti at walang Atras. Ford Ranger Wildtrak 2019. So ito yung unit natin ngayon, automatic transmission 2.0 twin turbo. Ngayon ay check natin yung kahimtang. Ito yung kambyada natin. So naka-pusbuto na. Try nating paandarin. So dito, kita natin na nakailaw yung C-manual. Ang gagawin natin, ibaba natin ang handbrake. Tapos ikambyada natin sa drive. So ayan, naka-drive na tayo. Tapos dito tayo, tingnan natin yung nakailaw na D. So try nating patakbuhin. Napakan ko ng todo dito. Kita natin na tumaas lang yung RPM pero hindi gumalaw yung kilometrahe natin. So ibig sabihin ay hindi tumuyok-tuyok yung gulong. So try nating i-reverse naman. So ayan, naka-reverse na tayo. Try nating apakan ulit yung RPM. So kita natin na ganun pa rin siya. So ayaw gumalaw yung kilometrahe, ayaw tumuyok-tuyok yung gulong. Tapos nakailaw yung sign ng pitaka. So check lang muna natin dito sa bulang kristal. So ayan, ito yung mga trouble code natin. Sobrang napakarami. Medyo nalilibuga na naman tayo dito. Sinimulan ko na agad i-check yung mga fuse. Tapos dito tayo sa ilalim. Ito yung transmission natin. 4-wheel drive siya. Tapos ang gagawin natin, tanggalin natin tong oil pan ng transmission. Sa mga gustong magka-idea ay tapusin nyo lang yung video. Madali lang naman tong sundan. Dahil sa wala namang drain plug yung oil pan natin. Kaya ayan, hapit makaligo yung kahimtang ng mga kauba natin dito. Pero gano'n naman talaga kapag gumagawa tayo ng mga patsamba-tsambang trabaho. Ngayon dito sa oil pan natin, kita natin na may mga ngipin. So ayan, parang marfil ata to na hindi hinubad nung kumain ng nilat ang kabaw. So kita natin na ngipin to ng mga gear. Ibig sabihin ay pangag-pangag yung kahimtang ng transmission natin. Kaya ang ginawa namin dito ay pinagpatuloy naming tuyok-tuyokin yung mga bolt. So ayan, tinanggal namin yung ball body. Simple lang naman tong gawin. So ayan, basta kay tanggalin lang natin yung lahat ng makikita nating bolt. Pagkatapos nating matanggal yung ball body ay tanggalin na rin natin yung isang bolt na natira. So ayan, tapos tanggalin natin tong pressure pump. So ayan, kita natin na ito pala yung marfil na nangapangag. Dahil sa pangag-pangag yung kahimtang, kaya ang ginawa namin dito, hinimulbula namin yung transmission natin. So bali ito na yung kahimtang niya, pass forward tayo. So flywheel na lang yung natira, nababa na natin yung transmission. So ayan, ito na yung transmission natin. Ang gagawin natin dito, ipasok natin sa ICU. Uupirahan natin to. So bakit uupirahan natin? Siyempre nasira yung panga niya sa kakain ng nilat ang kabaw. Simulan natin ang operasyon. So ayan, kita natin dito na ito pala yung panga niya na nasira. Waskag yung kahimtang ng marfil dito. Halos maubos yung kalahati ng kanyang ngipin. Tapos dito naman sa kabilang ngipin, ayan, napangag din yung kahimtang. Ngayon ay ligwatin lang muna ng kunti. So ayan, ito na yung ngipin niya. Ang gagawin natin dito ay pamarpila natin to at nang makakain siya ng matiwasay. Itong pressure pump naman natin ay medyo hagaras din ng kunti yung kahimtang niya. So ayan, medyo hindi na siya magandang ibalik siguro. So ngayon ay ito na yung mga marfil na ikakabit natin. Ayan, ang gagawin natin dito, i-transfer natin yung bearing sa kabila kasi walang bearing yung dala. Tapos ito namang isa, ayan. So isang ngipin yung natangtang dito. Tapos yung gahagaras yung kahimtang, ayan. So buo yung ipapalit natin. Dito ay dinokdok ko na yung bearing natin. So ayan, transfer natin dito sa kabila. Ayan, pukpukin ng maso. Kamatang, gigang matskiha ka. Kabalokang nagmugot ning naong sa imong mga basher. Ipakita pag hindi mong gidokdok yung mong martilyo ng bearing. Maguba ginang bearing. Bantay lang ikang tuntuha ka. Unsa, mangkang wala mangka sa standard mo dalag tarbaho. Pataka lamang ka. So ayan, balik tayo sa Tagalog. Ayan, hinigpita natin yung cover. So ito na yung kahimtang niya. So okay na yan. Tapos ngayon naman ay pwede na nating ikabit yung pressure pump. Ayan. Sobrang napaka-basic lang naman. Tapos ibalik na rin natin tong ball body natin.
Ayan, so paslak-paslak lang, tapos lagyan ng gasket, tapos takluban na rin. Dito tayo sa converter, so ayan, tinuslok-tuslok ko lang dito sa kanyang tunggoy-tunggoy, tapos ikot-ikutin hanggang sa lumagapak. Boom! Pagkatapos masiguradong paslak na, ayan, tinanggal na natin yung hawid-tanan, tapos inaswat-aswat na ng mga kasama natin. Ilang makabok niya gawid? Tulo? O garon, among gidayungan ng transmisyon sa ang bugat magugayo. Kulang magutag gamit ani, wala tayo transmisyon jack. Pero sige lang, okay ra kay daghan mapunta. Kaya mapunato ning aswat-aswaton. Syarog di mataod ng unom ka sira niko ng aswat. O dara, gigamitan dahil na mo transmisyon jack. Muna mong transmisyon jack dere. Pass forward tayo, so kunti na lang yung kulang, malapit nang maikabit lahat. Matskey, pasok! So yun guys, malapit na tayong matapos. Install na lang yung battery, tapos yung actuator ng turbo natin. Okay na rin mo dia? Aw, lagi ba? Okay na manggood ka ha? So syempre, hindi na to kalimtan ang ato ang ETF. Ayan. Syempre, pagkatapos nating malagyan ng ETF ay dito na tayo. So ayan, ginamitan natin ang booster to kasi nalubat na yung battery natin. Matagal kasi siyang umandar. Ayan, tingnan natin dito. Okay na sana yung transmission kaso ang problema ayaw namang umandar. Handos ra dagha po kapaing na to ani bay. Yun. Aw, lagi ba? Mandarin. Kita natin na nawala na yung check engine dito. Try natin yung RPM. So, okay naman. Malakas naman yung RPM natin. Tapos dito tayo, tingnan natin sa bulang kristal. Kita natin na wala na siyang trouble code. Kaya ginamitan na natin agad ng Avanti na nakauna yung likuran. So ayan, hindi na siya tulad nung dati na kailangan pang itulak para lang tumuyok-tuyok yung gulong. Kaya ayan, samahan nyo ako. Test drive tayo. Naku, dagan ko. Saya nga to eh. Di siya umabot ng 140 kasi may tumawid na tao.